So yung CPU yung nakamount dito sa ilalim ng table, ang gamit ko dito is... Tapos yung kinaganda rin dito, pwedeng i-adjust. Pwede for data transfer and charging. Tapos sa gilid, meron dalawa. Okay, good morning, good afternoon, good evening. Kung nasa pinapanood itong video na to, kamusta? Mabilisan lang ito yung update sa ginawa ko. Last video pinakita ko kung paano gumawa na itong DIY na computer table office desk. Ngayon, sinetup ko na yung iba pang computer accessories. Una ba isipin niya nasa yung CPU? Yung CPU na dito sa baba. So yung CPU na nakamount dito sa ilalim ng table, ang gamit ko dito is Vivo heavy duty na adjustable na mount. Ito siya. Adjustable yan. Pwedeng kung mas malapad pa yung CPU nyo pa left, pwede pa. Pati yung height ng CPU, pwedeng i-adjust pa. Kasi malaking malaki yan. Tapos hindi naman nakalapat sa baba yan kasi nga nakamount siya dito sa taas. So hindi madudumihan yung CPU. So bakit ko naisip na ito yung gamitin ko? Kasi gusto ko yung parang yung CPU, ma-access ko pa rin pero hindi sa gabal dun sa space ng table mismo. So kaya yung iniisip ko gamitin para sa setup ko. Tapos yung next na dinagdag ko, itong yung Vivo Dual Monitor Stand. Pwede siyang dalawa, pero since isa pa lang yung monitor ko. Ito yung pangalawang stand, so binend ko muna, bendable kasi to. Dito ko sinabit yung headset ko. Tapos yung kinaganda rin dito, pwede yung i-adjust. O mas malapit. Yung pababa. O yung pataas. Pwede. Parang malinis siya eh. Una ko kasi naisip na setup dati. Lalagyan ko ng monitor riser. Pero mag-okay pa ipa ng space yung riser na yun. Plus yung stand nito na mas na malaki din. Ang laki ng i-occupy. So naisip ko, ganito na lang, tapos dalawa pang monitor yung pwede kong isak-sak. Tapos may mga clips na siya sa likod na kasama para doon nilalagay yung mga kable, doon padadaan yung cable para sa cable management. Para in a way, medyo malinis pa rin yung setup ng monitor. So yung next na dinagtag ko is yung TP-Link na 9-port USB hub. So ito siya, kung papansin yung may 7 ports na dito sa harap. Lahat tong 7 ports na to, pwede for data transfer and charging.
Tapos sa gilid, meron dalawa. Ito naman, dedicated to, ano lang siya, for charging. Pero yung speed niya, 2.4 amperes. 2.4 amperes na yung speed nung dito. Tapos kung papansin nyo, dalawang cable sa likod. Ito yung USB Type B for file transfer. Ito nakakabito sa CPU mismo. Tapos ito, yung power niya. Kaya maganda yan. May power button dito. Ang gagamitin na. So bakit ako kumuha ng USB hub? Kasi nga yung CPU ko nasa ilalim. So para may saksak ko yung mga kailangan ko isaksak. Yung peripherals ko, yung mga kung may thumb drive o external hard disk ang gagamitin, mas madali kasi nandito na siya sa taas ng table. Doon meron namang USB port sa unahan, pero syempre para iwas kalat na rin. Dito na sila, sa taas. Tapos meron na siyang dedicated na dalawang ports for charging para hindi ko na kailangan magsaksak ko, mag-charge ako ng cellphone o kaya ng relo. Dito na rin sa taas, may dock, nandito na yung dock sa taas. So para in a way, hindi ko na kailangan maglatag pa ng extension wire, extension cord dito sa taas kasi pwede na sila dito mag-charge. Ito yung dati kong table, asawa ko na yung gagamit. Kaya doon na yung mga ibang gamit niya. So yan yung initial na setup ko. Tapos dito, bala ko mag-DIY ng floating shelf. Pag ganyan. Hindi ko lang po isa or dalawa kasi malaki pa yan eh. Tapos pinag-iisipan ko ba kung lalagyan ko na LED strips either sa ilalim or sa likod para mas maganda tingnan. Pero hindi pa ako sure. Nakuha ko yung idea na yun kay JC Navarro. Thank you, bro. Kung di pa kayo nakasubscribe kay JC, daanin nyo yung channel niya, JC Navarro. Subscribe kayo. Ito yung channel niya. Marami siyang ginagawa. Nag-re-review siya ng mga tech, tapos mga gears. Yung marami. Ang dali ng cinematic niya. So that's it for our video. Maraming salamat sa panonood. Yun na siguro. Wala nang maisip pa. So maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe and support Filipino Content Creators. Have a nice day. Bye!